itong magpalagay, mag-install ng mga kasi yung page nila sa Facebook. Daw yung decoston na kulang, tapos yung good morning, mga boss. Welcome back muli dito sa ating channel. Meron po tayong lakad ngayon. Pupunta muna tayo sa San Fernando, Pampanga. Magpapa-install po tayo ng ang tawag dito, yung roll bar ni Pro4X, tapos yung takip. Mag-inquire po tayo dito sa San Fernando. Meron po akong nakita sa no, sa online. So, tingnan natin kung magkano ang magpakabit ng roll bar ng Navara Pro4X. Ayan, Nissan Navara Pro4X. Ayan, dito sa San Fernando, Pampanga. So tara, samahan niyo po ako pagkatapos sa pagka na-install na 'yon, diretso po tayo sa project sa ano, sa Angat Bulacan project. So let's go. Ayan, nandito na po tayo sa San Fernando, Pampanga. Bale, yung location niya, mga boss, dito po sa Lasatin Boulevard ba to? Ayun, Lasatin Boulevard. Beep gear. Sharp right onto Lasatin Boulevard. Nandito na po tayo. Ayan, beep gear dito sa San Fernando. Apa ni? Ini. Ini. Oh. Yan na yan. Lalagyan din po natin ng protection to. Tapos lalagyan ng roll bar. Tapos yung sliding grid. So mamaya po i-yan natin kung magkano inabot. Tapos nagpalagay na rin kami ng ano tawag dito, mating. Saka dito sa likod, lalagyan din po ng mating para pagka may sinasakay tayo mga ano, mga materials na ano, hindi magagasgasan itong ating original mating. Ayan. Para kahit umuulan, at least meron po tayong may sakay dito na hindi mababasa. Tulad kahapon, puno kami sa loob, so yung mga gamit namin halos sa nakakandong sa loob. Hindi po si pwede dito maulan. Ayan. Kaya ngayon palalagay na po natin para safe na tayo sa biyahe pagka umulan. Ayan. Lalagay din dito ng ganun. Fifth gear. Dito sa San Fernando. And fifth gear car accessories sa Facebook. Lagyan po tayo nitong protection para hindi magkasakit, magkaumakyat tayo sa sakyan. Nabara. Hindi. Ayan, installation. Basta nang una yung ilalagay? Dito ang labas yung yung cover muna. Nalagyan pala nila ng ano. Parang sealant. Ayan o, siya, Arke Bosing.
Ito na po yung version 3 to, no? Yes po. Version 3 ng anong tawag dyan, boss? Roller lid po. Roller lid. Ayan po si Kang Farmers. Ayan po yan. Ayan po yung po. So, Kang Farmers. Yeah, shout out kay Kang Farmers. Dito rin po pala siya nagpa-install nung kanyang Hilux. Prepare na. Unahin muna po ito pagkatapos yung ating roll bar. Yan, no? Para hindi magaskasan. Yung walang mustas, dati meron. Visit na. Nalagyan mo, boss? Nalagyan mo? Sadam, boss. Sadam? Ah, kalagyan mo yung humuhit ng bayo ko, ah. Wala, tingkang bibiring shoutout. Sadam. Sadam, boss. Tama pa, si Sadam. Tapos itong sa ano pangalan? Genesis. Ah, parang ano, ah, parang bus yun, ah. Apo. Kaya yung terminal. Terminal ng Genesis. Apo, sa ano baka meron kang gusto mong batiin, boss, yung girlfriend mo. Okay, maro. Isa lang po. Buntis na po. Buntis. Mayayari. Wala na po. Isa lang. Yan, oh. Okay. Baka kumunti yung follow mo, sir. Dami. Ha? Baka kumunti yung follow mo. Di naman. Nakakita ng ano. Muslim. Shout out kay Ka Farmer. Ay, atin mo yung Ka Farmer. Ah, si Ka Farmer to? Opo. Oo. Atin po, what did you? What's up? Lalagyan natin ng garnish. What's up? Siya yung nag-install. Oo. Magaling. Lalong pumogi ito. Pupogi yung ating Proporex. Sa pinalagay na rin po natin ng ano ng dashcam for safety purposes din syempre. Para sa pagka nakabiyahe tayo, record yung ating biyahe. Kung mayroong mga syempre yung sana wag naman yung aksidente. Meron tayong record. Yan, nilagay po ni sir yung ano
Dascam. Tayong takip version 3, hindi po siya disusi, bali number combination yung kanyang pinaka lock. So hindi na tayo mahirapan kung bubuksan natin, basta memorize lang natin yung number combination. Bubuksan na po natin, hindi na tayo maghahanap ng susi. Number combination yan, no? Ayan na, ito po yung ano, nag-sponsor. Hindi, joke lang. Malapit lang po dito si Paan Ronald, doon lang yung St. Jude. Apare. Sa kanto lang po. Sa kanto lang po. So, kung sa yung... kailangan nyo po ng mga gamit sa sakyan, hindi po sa akin to. Fit Gear. Ayan o, Fit Gear Vlogs. Fit Gear Vlogs, please. Oh, meron silang vlog o. Sa Facebook yata sila. Ayun, no? Yun yung ating dashcam. Malapad yung dashcam. Ano pangalan nito, sir? Ano pangalan mo? Kaya tanong kasi siya, ha? Nahihiya si boss. Si bossing. Walang pondong check. Hinihira mo, pare, hinihira mo siya. Oo, pare. Mamaya. Wala akong pambayad dyan. Nakaready na. Maraming salamat kay Ronald Kabili, mga boss, siya po yung ano, kung hindi dahil sa kanya. Ganun din. Yung ating budget from Ronald Kabili. Joke lang po yun. Okay na yung ating roller lid lock. Hindi mo siya mabubuksan pagka nakalock yan, no? Kahit dyan lang isusi, no? Kahit dyan lang i-lock yan. Ano pala yung lock combination o password niya? Okay. Roll bar. Baka pwedeng may bagado na, no? Okay lang, pinapacheck ko rin, no? Sa mga dapat sealant. Ano yan, ito yung ganito mga boss, hindi naman po siya 100% leak proof.
Minsan daw talaga pagka nagtagal, may posibilidad na magano din, tutulo din. Bago niyo buksan, alisin niyo muna yung mga dahon. Ang dahon, babara no? Oo, pare. Doon sa taas. Oo. Ayan, ngayon pare, yung mga dahon daw para dumis sa taas. Balik mo dito para malinis nila. Parado daw nun. Yan, okay na. Ayan na, ito po yung roll bar na napili natin. Ayan natin kung pabagay. Ayan no? Against the light, dito tayo sa kabila. Yun. O, testing nga nung ano, yung may basket. Yes, oh. Okay lang. Yan ako lang, tinan ko lang kung ano yung maganda. May pa-vlogging password? Hindi, hindi ko nang sasabihin, syempre. Yan, dito pala yung ano, pagka ni-reset, susundutin lang yung ano, yung parang meron siyang maliit na ano doon. Parang ano lang yan, sir? Doon sa maleta. Oo. Ayos. Di na mabasa dito para yung semento, no? Hindi na. Semento naman. Pwede bang apakan to? Hindi, no? Pwede po. Apakan, tapos sira. Tapos, sira. Bako balita ulit, no? Hindi, hindi pwede yung pakal. Mamulang yun eh. Oo, mamulang yun. Yeah. Ay, panorin yung vlog niya, yung vlog nyo. Baka naka-vlog kayo. Baka naglalag kami doon. Paano siya buksan? Yung lock. Ayan, tapos. Kailangan hawakan mo itong ano eh. Hawakan mo to. Sige, iyan mo lang. Ayan. Tapos boss, dito. Dito na naman yun. Ayan. Para magtagal tayo. Pag isagat mo, wala ka na yung sosok. Ayan. Okay. Yes. Stop. Tapos si Lain. Ah, hanggang doon muna bago mag-isagat. Para magtagal, no? Para magtagal, pag binuksulong sa ganito. Pag po yung... Kung hindi dyan ito pinag-alas. Oo, bibigla na, dire-diretso. Yung dito lang po. Kasi po, may lock po. Yan po yung lock. Yan. Tapos, ilay mo na, no? Yun. Lock. Sige na, huwag natrabaho to. Okay na. Nakalakang to. Ayos. Roll bar na lang, roll bar. Ayan, testing din po yung ano yung baby basket. Pipili tayo kung ano yung maganda. Pero tingnan natin. Ito yung baby basket. Yung basket niya, no? Okay. Kaya lang wala ka lang masakay na mataas dito, no? Pwede mo siya tanggalin, sir. Ah, pwede tanggalin yung basket din. Pwede mo tanggalin yung basket. Kaya mas okay yan. Mas manager. Tama, siya sa mall. Ito yung sarali na. Yung walang sita. Nakatanggal yan? Oo, nakatanggal. Kaya ko na natanggal naman din yan. Hindi yan na lang. Oo. Yun na lang, nakatanggal lang pala po yung basket niya. At least meron pa tayo may sasakay sa taas. Sige boss, yun na lang. Yun na lang po. Kaya lang iba yung presyo nito, tsaka doon. Ilan kaya niyang bigat? Ilan mo kay bossing? Sir,
10 tao. Balilan kayang bigat nito? Doon, no? Mga 2 kilos. Ha? 2 kilos. 2 kilos? Hindi, mahirap kausap. Sige, yun na lang. Oo. Mas malakuya po eh. Mas mas mo something yata. Manong kita na din mga mamay. Halika, mga na. Ah, hindi naman puputas yung ating sakyan. Bala ito lang accessories, itong takip, itong roller grid. Yun lang po yung butas. Pero itong pinakabali na ng sasakyan natin, hindi. Ito lang ah. Yung mga ano, baka kala nila isa nabutas na yung body niya, hindi. Ang galing mambutas. Ayan, yung po mga gusto magpalagay ng ganito roll grid tsaka ang tawag dito? Roll bar, no? Roll dito bar. Po sa pit gear dito. Stop sa ano, lasatin, ball board. Ayan si boss. Boss, ayos ba? Pit gear, San Fernando. Ayan na silang page sa Facebook. Ayan na, ipa-plus ko po sa screen yung page nila. Ayan o. Fit Gear Vlogs sa Facebook. Ayan, dami nagpapa-install o. Ayan, dami po nagpapalagay dito. Tulad nito, Hilux Conquest. Ito, ano ba? Estrada? Estrada to, no? Hmm. Mitsubishi Estrada. Ayan, kamukha na po nito yung nilagay sa atin. Fifth Gear. Fifth Gear Car Accessories. Ayan na. Wow. Ang angas na ni Proforex. Shout out daw kay Laika. Shout out sa asawa kong maganda. Nagpa-rides kami sa ano ko. Ano kayong rides? Pwede pa panood ko makin gabi sa asawa ko. Ayan, ayan na po siya mga basa. Patapos na. Konting ano na lang. Konting ayos-ayos na lang. Tapos kumuha na rin tayo ng mat. Rubber mat. Para po may protection tong ating sakyan. Pagka may sinasakay tayo ang mga hard na materials, at least hindi po nagagasgasan dito. Mamaya i-review po natin kung magkano lahat ang total ng ating nagastos sa accessories ni Pro4X. Ayan. Okay na yun, no? Pogi na. Angas na. Hindi lang po ano nito. Yung boss size na yan. Yung ano pa, yung matting.
Thank you, thank you. Mga ane. Nairanap din ka, farmer. Nagutom na, nagutom na. Mga basalo sa 2 hours pa lang ang installation dito. Kung saan niya, sir? Dito, maintenance. Ah, okay. Pagka ano, ilalagyan, no? Pero kung sa mga oil na pa-maintenance dito sa kanyang, siyempre, dapat nalangisan din yan. Tatabi natin dito sa ating sasakyan. Mating. Shout out. Ayan, no? Ito yung mating. Wow. Ayos. Okay na, boss. Yan nga, sarado nga natin. Yan, tapos hilay na lang. Ayan, no? Okay na. Okay, thank you sa Pit Gear. Okay, ayan na po siya. Asman niya. Ayan, no? Thank you sa Pit Gear Car Accessories, boss. Thank you. Ayan, yung po mga gustong magpalagay, mag-install ng mga car accessories tulad ng mga pickup dito po sa Pit Gear. I-flash ko po sa screen yung page nila sa Facebook. Boss, thank you. Let's go. Magtrabaho na po tayo. Ayan, pupunta po tayo ngayon sa ano, sa Bulacan. Nandun na daw yung decosto na kulang, tapos yung pang mga ilaw na dadalhin natin doon sa Angat Project. So, let's go. Kain muna kami ni Mrs. Di pa kami nananghalian pala. Magalaw na. Eh, nandito na po tayo sa ano, mga boss, sa obra. Nandito na lang sa sulok siguro. Basalan tong ating ano, sakyan. Mababasalan. Ayan, ako mo. Basalan na po siya. Basal. Ay! Ano? Kaya binili natin siya ng mat para hindi po magasgasan. Dahil sa trabaho natin, talagang magagamit po at magagamit ito sa sakyan na to. Ang patay ng ilaw mamaya. Thank you. Apat na. Apat. Ay.
Okay na. Arby Ramos naman. Yan, nandito na po tayo sa Arby. Arby Ramos. Eh no, nabasal. Parang pinong nabasal mo yan. Sakong sakto, mga hilaw, deco stone. Ayan na, 8 pieces. Shout out. Okay na. Doon na, indoor na po. Oh, indoor na pa pala. Sinipit mo yung tali ko. Saan na yung tang... Saan yung mga idol? Saan yung... Okay na, Farvinong. Thank you, boss. Line na. Line na. Sarado na. Oh. Amen. Go, boss. Yun. Safety. Boss, okay, thank you. Almost okay na. Bulacan na tayo, Bulacan. Ayan na mga boss, nandito na po tayo sa Bulacan Project. Ayan na mga boss, ito na po. Ayan na yung deco stone, no? Cladding. Lalo pong gumaganda itong bahay ni Ate Mary Grace at ni Kuya Renato. Happy happy po sila sa magiging outcome ito. Di pa siya tapos pero maganda na. Ayan doon, yun din ang cladding doon. Saka ito cladding din to, deco stone, tapos mga ilaw, mga post lamp. And excited na po kung ano makita yung magiging outcome itong project natin dito sa Angat Bulacan Project. Ang ganda. Tapos yun na yung mga grills. Ayan, ito na po yung mga grills ng ano, ng gate. Nagawa na yung check. Tapos service gate doon. 2x2, 2x3, 1.5. Sa loob, ongoing. Ayan. Yung center light mga boss, nakapili na po si na Kuya Renato tsaka si Ate Mary Grace nang ilalagay po dyan. Tsaka dito, tsaka din sa may kitchen area. Alang, hindi ko pa po dinala dito. Pagka po medyo malinis-linis na, doon natin install yun. Huli na lang po yun. Tapos yung wall cladding dito, fluted panel, nandito na rin po yun, eric po yun. May wall cladding po ito, tapos itong ating TV console, meron din siyang design pa yan. Ang ganda oh. Isa rin sa mga gandang project natin itong bahay ni Ate Mary Grace. Maliit lang siya, sakto lang, pero napakaganda. Ayan, meron tayo satellite. Wow! Ay, kaliwaan ito. Tricolor. Ang ganda. Ito yung kanyang toilet and bath with a walk-in closet. Ano yung mga ilaw niya. Kaliwaan ito. Nandito, magkaka-cladding din po tayo dito. Ano yung at the closet, tapos sliding po yung ano dito, magiging shower enclosure na tempered glass sliding para hindi masyadong takaw space. And central light na rin po ito. Wow, yayin mo din. Wow, ganda ganda. Yung closet. Pintuan. Yung pintuan po ito nasa farm. Tapos na po yun. Hintay lang dahil matapos ito. Oh, dandan. Baka matapos yung pintura sa taas. Op, 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 op. Sa gilid. Ayan, ayan, ayan. Nalagay yung central light dito. Ang ganda. Abangan niyo po yung magiging completion ng project. Magaling niyo pala mamatakin yung pintor ng meto nga. Nabel, tagnawal niyo ini.
Ayos yun, kaya daliri. Daliri, no? Galing yung mga takpala. Mga drawer. Ah, dito, may balak po silang magpagawa ng swimming pool. Pinapahukay ko na. Pero hindi naman po ganun kalalim yan. Kumukuha rin kasi kami pang backfill dito. Ayan, tapos tatabunan natin ulit yun. Ayan, ito na yung magiging dito sa likod. Yung pinaka-setback nya, i-sementuhan natin. Ito yung mga catch basin. Storm drainage. Tapos dito magiging location ng pump. Water pump. Jetmatic. Ito na yung magiging access. So bukas, bubukasan na po ito. Hindi siya ganun panikin. Ganda po yung kanyang step, yung kanyang riser. Halos na sa 17 or 18 centimeter. Ganda. Ito yung deck. Tapos magkaka-wall siya rito. Tapos yun, railing stainless. Tapos meron din siyang wall lamp. Ito po mga conduit pipe na to. Ano po ito, mga ilaw. Ayan, si Kuya Renato, yun ang shoutout, Kuya. Ito, ayan. Poste. Ang ganda rito sa taso. Ito yung kanyang pinaka-deck. Pansin nyo, meron siya landing po ron. Hindi po namin dinerechong pagdaanan na walang landing. Dito, landing. Tapos sa step ulit. Alright. Yan, itong serya na ito, magkaka-additional bubong po tayo dito. Nandun yung kanyang gutter. Yan, ito magiging open space na lang daw po to. Parang patio. Tapos yun yung mini pool. Maliit na swimming pool. PR. Dito meron yung tank cladding. Wiring po sa mga poste. Ay, sino? Ganda oh. Lalo na po pagkagabi. Napakaganda daw nito, sabi ni Kuya Renato, pagka nalagay pa yung mga wall lamp niya dito sa bakod. Ay. Okay, Kuya Renato. Ayan, Kuya. Shoutout mo si Ate Mary Grace dun sa Canada. Oo nga. Shoutout sa'yo, Mami. Mga anak ko. Lalo na yung apo ko. Hindi ko na shoutout nung isang beses. Sabi niya, Rap, I miss you so much. Mga anak ko, Adrian, Ryan, LJ, Angela. Na-homesick na po si ko dito, Ate Mary Grace. Si Kuya Renato. Na-miss na daw kayo. Tsaka yung mga kapatid ko dyan. Tsaka mga bayo ko. Shoutout sa inyo lahat. Happy naman po si Kuya Renato dito sa kanyang Happy sa dito sa pinagagawa ng pilit sa bahay. Ayun na. Yung grills ng perimeter fence. Saka nalagay po itong ganda-ganda na. Tapos kami balak din pong ipa-landscape to ni Ate Mary Grace. Tapos dito, stainless railing po tayo dito. Tapos tempered glass. Tapos yung tiles dito, baka this week din na mabili na rin namin ni Kuya Renato yun. Ayun mga boss, alis na po tayo. Muli ka, Melvin. Muli, uwi ka. Oye, alis na po, Melvin.
Okay na. Ay mga boss, review natin yung magkano yung nagastos natin doon sa ano. Sa paglagay ng accessories ni Pro Max. And Pro Max tuloy naging iPhone. Pro 4X pala. Ayan oh, ito po yung presyo. Yung roll bar na with tray basket 16,000 po yun. Tapos yung roller lid version 3 25,000. Yes. Tapos yung guard, yung guard po na inano natin. Dito ito yung guard. Ayan. Nabara. Nasa 5.5. Tapos yung garnish set 2,000. Tapos yung ano ba to? Yung piece na ito, dashcam. Yung dashcam ang boss. Ayan, yung dashcam. Ang presyo po niyan is 6,000. Tapos deep garnish, deep dish matting. Yan yung sa paa mo. Ito sa loob. Yung kulay black. 2.5. Tapos side stencil 1.5. Tapos bed matting 3.5. Tapos yung cargo net, bumili na po si Mrs. 1,000. So halos umabot po tayo ng 63,000. Ayan, 63,000 yung accessories ni Pro 4X. 63,000 yung presyo.